Ngayong tukoy na ng mga otoridad ang gunman at ang nanunog sa Resorts World Manila, iniimbestigahan naman kung sino pa ang posibleng may kasalanan din sa trahedya. Kasama sa mga iniimbestigahan kung bakit hindi agad nasukol ang gunman at kung bakit hindi agad na-rescue ang mga natrap na biktima. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umari. Mariz? Jessica, nakasentro na nga sa mga security lapses at posibleng paglabag sa security protocol ang investigasyon na isinasagawa ng Special Investigation Task Group High Roller para malaman kung sino pa ang may pananagutan sa insidenteng nauwi sa trahedya. Kuha ito sa labas ng Resorts World Manila pasado hating gabi ng June 2. Makikita sa video ang isang lalaking may bit-bit na backpack na bumaba mula sa taxi. Sumakay siya na elevator papunta sa second floor parking area at doon dumaan papasok sa mall. Hindi siya dumaan sa metal detector kaya hinabol at pinigilan siya ng babaeng security guard. Pero nagpaputok siya ng baril kaya nagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Sa casino area, sinilaban niya ang ilang gambling table at slot machines. Nagpunta rin siya sa isang bar, nagpaputok ng baril at sinunog ang dining area. Kasunod nito ay nagpunta sa second floor staff casino entrance o chip bank, ang lalaking kinilala ng pulisya bilang si Jesse Carlos. Dito na siya kumuha ng aabot sa 100,000 pisong halaga ng high denomination chips. Pagkalima sa chips, nagpunta si Carlos sa fire exit staircase. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaengkwentro pa ni Carlos ang mga security personnel ng Resorts World Manila. Sunod na rin niyang nakaengkwentro ang mga rumisponding pulis. Makikitang may dugo sa mukha si Carlos at paika-ika sa pag-akyat sa hagdan. Nagtungo siya sa fifth floor ng hotel na konektado sa mall. Pilit niya pinasok ang isang kwarto, kumuha ng mga kumot at sinunog ito sa hallway. Ang mga sumunod na tagpo ayon sa pulisya ay ang pagsunog at pagbaril ni Carlos sa kanyang sarili. Pero habang nagaganap ang mga tagpong ito, maraming empleyado at bisita ng Resorts World na pala ang natrap sa magkakahiwalay na lugar sa second floor. Ito ay sa isang VIP room, isang high roller slot machine area at isang CR na hotel casino. Isang factor yung misinformation that caused fear siguro sa ibang tao sa loob. Di ba may mga reports na sumisigaw sa loob na ISIS. Mm. Hindi natin alam kung sinong sumigaw nun. I think that's one factor kung bakit yung iba nag-hesitate lumabas. Naunang kumalat ang impormasyong ISIS daw ang umatake sa establishmento. Sinubukan naman daw ng mga otoridad na isalba ang mga biktima. Ito ba ay naka-display lang? Kasi nadaanan na ng pulis yun eh. First, nadaanan. Or baka naman nakatago kasi yung mga bodies. Di ba? Hindi, nagsiksikan sila at hindi napansin ng firemen or policemen. We are concentrated on finding the suspect or suspects. At that time, hindi natin pa alam kung isa, dalawa, tatlo. So doon kami na-concentrate. The same time, pag merong report sa amin na merong na-trap, like maraming tumatawag sa amin, may na-trap sa butik, o padala ka agad, ilabas. Pero naging pahirapan ito dahil sa kapal ng usok sa establishmento. At kung titignan mo yung distraction, doon naka-concentrate talaga sa second floor. Sa pagpupulong kanina ng Special Investigation Task Group High Roller, tinalakay ang mga aspeto kung saan nagkamali. Well, yun yung part ng investigation. Titignan natin yung security aspect at saka yung contingency procedures ng company kung may magkukulang o may na-violate. Ayon sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa SOSIA na siyang nagbibigay ng provisyon at sumasala sa mga security agencies, hiningan nila ang NC Lanting Security Specialist Agency ng security plan nito. Tingin ng pulisya, nagpatupad na sariling plano ang NC Lanting na hindi aprobado ng PNP. Isa sa mga kinwestiyon ng PNP SOSIA, bakit hindi naka-uniforme ang security personnel sa Resorts World at sa halip ay nakabarong. Based on the CCTV, may lapses somewhere. O kasi nire-request yung special set of uniforme. Why? Because somehow yung kanilang clients may also be
requesting that they wear other set of uniforms. Pariwanag naman daw ng operations manager ng NC Lanting, wala silang armas na mangyari ang pag-atake dahil hindi nakasuot ng tamang uniforme ang kanilang mga tauhan. Ang utos lamang daw sa kanila ay magbantay sa perimeter o paligid ng gusali at hindi sa kasino. In-house security na raw ang inutusan para rito. Ang isang gwardyang naka-duty noon, nagpaliwanag naman kung bakit hindi siya nagpaputok ng baril sa suspect na mangyari ang pag-atake. Natakot, dahil natakot ka? Hindi po natakot, ma'am. Tinignan ko po yung paligid. Marami pong tao, ma'am. Pwede pong, pag pinutukan ko yun, ma'am, pwedeng rat na masalubong pagbabarilin agad. Di naman nagpa-unlock ng panayamang isa pang security guard. Bukod dito ay naalam din kung gumana ang sprinkler system ng establishmento. Nauna na iginiit na Resorts World Manila na gumana ang kanilang sprinklers. Sinagundahan naman ito ng Bureau of Fire Protection. Yung sprinkler system hindi naman ho matagal ang operation. Talagang mag-ano po yan siya, mag-trip up at magbibigay ng tubig for the firefighter, no, na hindi kaagad lumaki yung apoy. Pero sa dami ho ng sinindihan niya, kaya ho tinitingnan natin yung mga area yung sinindihan niya ay baka hindi ho nasama doon sa coverage ng sprinkler system, kaya nga ho mausok. Tanong naman ni Pangulong Duterte sa pamunuan ng Resorts World, bakit hindi agad nakalabas ang mga biktima? The hotel has to explain to us bakit walang mga exit kaagad. They hid in the small rooms, mga storage, and in the toilets, and the comfort room, and they died of suffocation. And to think that there's only one son of a running a rampage there. Paliwanag ng Resorts World Manila, nagtago na mga biktima ng marinig ang mga putok ng baril at inakalang mas ligtas sila roon. Wala raw kamalay-malay na binabalot na sila na nakasusulasok na usok. Kabilang sa mga ikinakasama ng loob ng mga pamilya ng mga biktima ay dahil naging mabagal daw ang pagproseso ng mga punerarya. Paliwanag ng BFP na unang nakakita sa mga bangkay sa Resorts World, talagang hindi nakaaya-aya ang itsura ng mga labi noon. May mga matitigas na rin. Yung iba, may mga kumbaga nag-bloat because of the hot water. No? May mga ganun. Kasi nga mainit din naman yung tubig habang nagpa-firefight. Yung tubig na ano is mainit. Oh. So ano na, medyo may mga bloated ano na rin. Pero still, no, hindi pa naman sa decomposing state. Jessica, sa Miyerkules ay magsasagawa ng investigasyon ang kamera kaugnay sa trahedyang naganap sa Resorts World Manila. Samantala, sinabi rin sa atin ng PNP na patuloy sila ng hiyupag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tumulong din sa pagbibigay ng mga counselor sa bawat nagluluksang pamilya para makatulong sa kanilang pagbangon sa trahedyang nangyari sa kanilang mga pamilya. Jessica. Maris, yung tanong ni Presidente Duterte, yun ang tinatanong ng marami, considering na hindi naman ito terorismo. It's not a terrorism incident. Iisa yung gunman na maril pero walang tinama ang tao. Mukhang wala namang intent to hurt anyone. Pero tapos nagkasunog pero usok lang. Yun ang tinatanong, bakit ang daming namatay? 37. Jessica, ang sinasabi sa atin ng PNP, hati yung naging kanilang atensyon, no? Of course, the priority is to save and rescue lives. Kaya lang, hindi rin sila naging padalos-dalos sa kanilang pagresponde dun sa sitwasyon dahil ang unang impormasyon na nakarating sa kanila ISIS at marami raw mga kalaban. So syempre, in-assess muna nila yung situation, tinignan nila yung pangyayari, they gathered all resources, nagsama-sama yung SAF, yung SWAT, yung mga special or yung mga elite forces ng PNP at tsaka sila sumugod. But during that time, meron ng mga nauna na pumasok para tumulong na rin sa pagkuha o pag-neutralize dun sa suspect. Masyado raw malaki yung area, kaya hindi rin ganun kabilis na masusuyod kung nasaan yung suspect. At that time, hindi nila alam na iisa lang ang kanilang kinakalaban. Ang akala nila, posibleng marami yung kanilang suspect that they are contending with. Of course, during that time, sinasabi nila na marami na rin silang na-evacuate. Umabot na raw sa 12,000 plus yung na-evacuate nilang mga tao na tulungan nila bukod sa mga nagtakbuhan na. Meron lang talagang mga areas na talagang natabunan na ng mga nagbagsakang mga iron beams at iba pang mga gamit na nasunog na. Kaya at masyado na rin daw mausok, madilim, kaya hindi
hindi na nakita yung mga areas kung saan nagtago yung ilan sa mga biktima. And it turns out na yun yung mga areas kung saan natagpuan itong 37 na mga nasawi sa insidente, Jessica. Maris, I can imagine na yung loob ng Resorts World, tad-tad yan ang mga CCTV camera. Kasi hanggang sa kahuli-hulihang sandali, no, bago pumasok yung gunman dun sa kwarto kung saan pinatay niya ang kanyang sarili, eh kuha lahat. Parang kumpleto yung CCTV. While this was going on, wala bang nakatutok dun sa mga CCTV sana para alam nila na, uy, iisa lang pala yung kalaban natin. Mukhang yung ibang mga lugar naman sa second floor ay hindi naman niya, wala naman siya doon. Baka dapat may nag-check na kung may mga na-trap na mga tao ron. Wala kayang mga ganyan. Of course, everything is on hindsight, no? Tapos na, so napag-uusapan na natin itong mga ganitong bagay. Wala tayong benefit na ito sa atin. Wala tayo dyan sa lugar nun. Pero I'm sure, yun ang mga pwedeng tanungin sana eh. Mm-hmm. Jessica, that's very true. Ano, as a matter of fact, tinatanong natin sa mga investigador kung bakit hindi kaagad nakita sa control room kung saan naroroon yung mga CCTVs, ano, na iisa lang pala yung suspect na yan. Ang sinabi sa atin, hindi pa masyadong malinaw yung explanation, pero ang sinasabi sa atin ni SPD Chief Apolinario, nung panahon na nangyari na yung insidenteng yan, the control room was abandoned. Tapos naapektuhan na rin siya ng sunog, kaya hindi na rin naging functional. Kumbaga, kahit na nung panahon na supposedly pupuntahan na yan nila PNP Chief at Director Albayalde, dahil nakarating na rin sila dun sa area a little past one, ay hindi na nila mapasok itong control room na yan. Ang question, sino yung tumatao sa control room na yon ng mga CCTVs at bakit siya umalis nung nangyayari yung insidente? Kung malapit ba yan dun sa mismong pinangyarihan kung saan nagpapotok yung suspect, kaya posibleng natakot at umalis at inabandona na yung kanyang pwesto. Dahil ang sinabi, the place was already abandoned, tapos napuno na rin, nabasa na rin, at naapektuhan na rin na sunog, kaya hindi na nag-function. So, ang nangyari raw, kinailangan lumipat nila PNP Chief Bato de la Rosa at Police Director Albayalde dun sa isang hotel, which is the Remington Hotel, kung saan may link yung CCTV room dun sa area na yon, sa hotel na yon. Pero yung kumbaga yung scope niya is limited, kaya hindi daw kagad nakita yung kinaroroonan nung suspect, at hindi kagad nalaman na iisa lang pala ang kanilang kinakalaban, Jessica. Learnings ulit, no? In the light nung ganitong nangyari, baka pwedeng maging template itong nangyari dito sa Resorts World Manila for other resorts or other casinos to follow, no? Kasi ang sa pagkakaalam ko, kulob ang usually ang design ng mga casino talaga, kulob. Kasi I think deliberate ba na pag ang design niyan parang hindi mo malalaman kung umaga na o gabi na, para nga mag tuloy-tuloy lang yung sugal. Kaya lang ito ngayon ang resulta, di ba? Kulob na kulob siya. Hindi, pagka nagkasunog pala, hindi nga sunog, usok lang. Wala nang magkakitaan sa loob, mahirapan na yung mga authorities to rescue or to fight the gunman. Yung mga ganyan bang learnings, baka pwedeng ma-consider yan ng ating mga otoridad. Mm-hmm. Yes, that's true, Jessica. At katunayan, isa ito sa mga pinag-uusapan ngayon dun sa isinasagawa nilang mga security briefing, ano, ng mga matataas na mga security officials and their staff sa isinasagawang security briefing ng iba't ibang mga malalaking kumpanya. Initially sa Taguig, pero plano rin itong isagawa sa iba pang mga lungsod gaya ng Makati, ng Pasay. At bukod dun sa binanggit mo, Jessica, ay isa rin sa mga pinag-aaralan o yung pwede raw i-recalibrate or
repasuhin yung polisiya na hindi pag-aarmas doon sa mga security sa loob ng mga ganitong mga establishmento. Initially, ginawa ito para hindi mag-create ng takot o panic sa mga turista, sa mga taong pumupunta sa mga establishmentong ito. Pero kailangan daw i-review kung mas effective ba yung ganito or dapat armasan pa rin yung mga security personnel na nagbabantay sa mga malalaking mga establishmento na pag ganito nga ang nangyari, mas madaling makakaresponde kapag meron silang mga armas, Jessica. No, maraming salamat sa'yo. Mariz Umali.